Magandang araw po sa inyong lahat mga kamachas. Ayan, medyo kahit pa paano may boses-boses na. Ayan, marami po kasi ako nare-receive, especially sa mga bata and varsity players around the Philippines. Sabi nila, coach, kamusta na yung boses mo? Namimiss na namin ng iyong mga video analysis. Kasi nga po, araw-araw meron na tayong ina-upload and nasa daily routines na rin ng training ng ibang mga players na binibigyan natin ng serbisyo. Ayan po, kaya ito po. So, na-try ko ha. Medyo mahina pa yung boses ko. Pasensya na po mga kamachas. Naglaro po si Super Grandmaster Wesley So dito sa kahapon lang, no? Katatapos lang ng Titled Tuesday ng chess.com. 3 minutes plus 1 second increment. Online po ito. At nakalaban niya sa last round si Mega Man ng Indonesia. Ayan, si Super Grandmaster. Ay, sorry, Grandmaster lang pala, no? Pero Super GM siya dito sa chess.com dahil ang rating niya ay 2963. Ayan, si Megaranto Susanto, Mega Man kung tawagin. Okay, sa end part po ng video, ipapakita ko sa inyo yung kanilang standing after 11 rounds with system. Ito yung early editions. Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Wesley, nag-e4, nag-c6 si Mega Man, knight f3, d5, pumasok sa karukan, pero interesting, knight f3 ang blitz variation ni Wesley. At nag-d3, another interesting move. Dahil usually ang ginagawa po dito, kina-capture yan, tapos d4, knight c6, c3, yung ganyang line. O kaya naman ay nag-e5 advance, tapos magdi-d4 and c3 later on. Pero dito ang ginawa ni Wesley, nag-d3, interesting, sinuportahan lang ang pawn sa e4, at in-invite talaga si Mega Man na mag-queen to queen. Ayan, lagi ko po nababanggit sa inyo, no? Karamihan po sa mga lines ni Wesley, mapaputi, mapaitim, no? Yung mga tipong inaalis niya yung queen at pa-endgame kagad ang labanan. So, nag-h3, kumapture, knight xf3, e6, bishop d3, develop, knight gf6, at nag-king e2. At ayon po sa chess.com, Masters Opening Database, yan ang bago dahil sa mga nagdaang laban, e5 ang ginagawa dito. Takihin kagad yung knight. Pero dito nag-king e2, nag-h6, e5, ayun, inatake, knight d5, at nag-c4, inatake uli ang knight, knight b4, bishop b1, and nag-a5, rook d1, ayan, syempre para control kagad sa d-file, nag-bishop e7, develop, at nag-bishop d2, develop, then a4, ayan na. Para may chance na makapag A3, kakain ng space sa queen side, nag-bishop C3, diniretso, at nag-B3. Ayan, dito mga kamatsas, hindi ko ma-inoferan tayo ng mga ganyang hamon-hamon ng pawn, ay kakapturin lang natin. Kasi pag kinapture yan, ay magiging pabor yan, may tempo attack pa. Bishop B2, atras lang yan, pero ang point dito, yung A-pawn ang delikado dyan. Ma-attacke later on, let's say knight c5, tapos castling, tapos yung tore, ilalagay doon hanggang sa mapilahan ang a-file. Ayan ang mga paparating na magiging problema ng puti, kaya dito ginagawa usually, pinupush lang talaga yan para ma-maintain ang pagkasolid ng pawn structure. Nag-knight a6, knight e1, bishop b4, hinamon, capture, f4, suporta muna sa e5 pawn, at nag-knight c5. Yun nga lang, napaka-aktibo ng mga yokababs ni Mega Man. Knight c2 hinamon, kinapture. So lumabas dito ay bishop versus knight. Yun nga lang, medyo malakas ang knight dito sa ganitong type of semi-close position. Malakas ang knight sa close and semi-close. Nag-knight a6, pupunta sa b4. Good move, no? King d2 para pupuntahan yung c3, nag-king e7, king c3. Ang ganda rin ang ginawa ni Wesley para walang knight b4 na paparating, nag-c5. Good move by Mega Man para talagang maipush or mailagay talaga ang knight dyan. At nag-bishop e4, inatake ang b7, nag-rook ad8. Pinabayaan na ang pawn sa b7 as sacrifice. Ang ginawa, nag-B4 si Wesley. Ayan, dito mga kamatsas, no, bago natin ipagpatuloy, alamin muna natin ang mga kasukasuan, detalye, bakit hindi kinapture ang pawn sa B7. Mag-rook takes D1 lang daw, rook takes D1, and magna-knight B4, threat ang pawn sa A2, at sabihin nating rook D2 ang gawin, mag-GG5, ayun.
So itong tore mangyari man mapapako na lang yan dahil sa kakadepensa sa pawn at g5 para gumawa naman ng gulo ng eksena sa kingside na kapag kinapture yan then h takes g5. Ayan, may mga paparating na pwedeng mag-sacrifice j4 eh, pampasira lang ng pawn structure, no? Tapos tatawid ang tore sa ilalim, manggugulo sa ilalim. Oo, possible to. Let's say bishop f3 ang gawin, magro-rook to d8. Hamon ng tore para maging para bumagsak yung pawn sa a2 pag nawala nga naman ng tore. So dito po kitang-kita ang lamang sa evaluation bar ng black. Okay? So malalim ang sacrifice ni Mega Man, ang lalim, no? So kaya dito nag B4 si Wesley, nakita niya yung gano'n, nag B4 na lang siya pero kinapture lang and nag King C2. Ah, okay, gets, no? Kasi ang gusto ni Wesley mangyari, pag nag Knight XB4, magki-King B3 siya. Masuportahan niya yung pawn sa A2 and mabawi niya or makuha niya yung pawn sa A3 at may atake pa sa B7. So ito yung gustong mangyari dito ni Wesley. Okay, so pero kinapture ng pawn, king c2, rook takes d1, rook takes d1, and nag rook d8, rook b1 umiwas. At nag rook d4, ayun, ito yung medyo hindi maganda, no? Kasi naka-equalize si Wesley. Dapat daw ang tira ay rook d7, tsagain muna ang depensahan ng pawn. Ayan, tapos mukhang magki-king d8, ilagay yung king doon. Saka na lang magagala yung tore pag na-supportahan na yung pawn sa b7. Pero dito ang ginawa, nagmadali kagad si Mega Man, nag-rook d4, bishop takes b7, rook takes c4, check, king d3, kailangang chumek, king d2, saka iwas ang knight, rook takes b4. Ayan, kitang-kita po, equalize na, nag-rook g3, tineret ang pawn, pero depensado naman, bishop f3, nako ang tore, parang nalagay pa sa alanganin ang tore ni Mega Man, nag-G5. Kailangan niyang gumawa ng aksyon para baka mamaya biglang malapitan ng king niyan, eh, long colites yan. Nag-Rook B5, inatake ang knight. Pero dapat daw po tira king E3. Pag kinapture, king D4. Ay, grabing teknika. Iiwasan lang. Pag nag-knight D7, Rook B7, threatening Bishop C6, pag umiwas king D8, saka pa lang mag-AH4. Ayun. So, ito namang pawn sa A3, parang madali namang makuha, no? Kung bawi ilang ang pag-uusapan. Ayun, ganda ng position ng puti. Yun nga lang, may kalaliman ang approach dito ng computer engine. So, balik tayo sa Rook B5, Knight D7, Rook B7, obligadong mag-King D8, nag-King E3 support sa pawn, G takes F4, King takes F4, takas, threat ang pawn sa E5, at dito nag-G4 para maiwasan ang Rook F5 check. At ayun, nag-Knight takes E5, yun nga lang, bumagsak yung pawn, no? Okay, hindi pwedeng rook ang pang-capture dito kasi may rook takes knight, babagsak ang tore. So nag-Knight takes E5, nag-H4, tuloy lang sa pag-atake at nag-Knight G6 check. Ayun, nakawala, no? Nakawala. King G3, Rook C5, nag-Rook takes F7, Rook C3, ayan, may Knight E5 paparating. H5, Knight E5, Rook F4, ay naku, tuluyan nang bumagsak ng bumagsak ang evaluation bar ni Wesley. King E7. Oh, tama naman, naging E7. Nag-King G2, iwas na sa pin. Ayun. Ah, yun laing. Oo nga, no? Ang ganda ng ginawa ni Mega Man, no? Sinimplify na lang niya, mga kamatsas. Sa king and pawn ending dinaan ni Mega Man na dito po advantage ang black. Na kahit na equal ang pawns, tagtatlo, pero naluging bigla si Wesley sa outcome ng king and pawn ending. Time check, 14 seconds kay Mega Man, 26 seconds pa kay Wesley. Pero ang position ay very easy na for black. Ayan, may ganyan eh. Oh, may pang ganun, no? May pang ganyan. Capture. Ayan, kahit papaano, medyo ano pa, no? Ipit pa yung king. Pero ang point dito, merong way to eh. May way na makakawala eh. Ayan, no? Diba? Kasi kung dito pupunta, hindi naman pwede. May king G3. So, dyan lang mag-aabang lang. Ayun. Hindi na itutulak pa yung king dyan, tapos tulak ang pawn. Intimano, kumawala kagad si Mega Man na talagang yung H5, pako lang dyan, ipapakain sa king para lumayo at ito naman ang kontirya.
na kuntirya yung layo, napakalayo nung king eh, oh. Boom. Maganda sana kung yung king ni Wesley on time sa C2 or sa C1 tabla. Kaso wala eh. Black patitire, hindi makadikit ang king and unstoppable na yung promotion. Ayan. Natatandaan ko po, si Mega Man ang halos kapanabayan ng kasikatan niya nung mga bata pa kami, no? Si Mark Paragua. The best ng Indonesia yan. Nakakalaban ni the best natin sa Pilipinas si GM Mark Paragua, no? Yung lalaro po ngayong darating na July 30 sa World Cup Azerbaijan. Yan, abangan natin, no? Shout out kay Paring Maki at sa Paragua family. Ayan, very close po sa akin yan. Mga kasabayan ko yan dati. Ayan, no? Kasabay ni Mega Man yun eh. Tapos, nung si Wesley ay nag-super GM na dito sa Pilipinas, nakamatch ni Wesley yan eh. Si Mega Man, wala. Tinalo ni Wesley yan si Mega Man. Long game nga lang yon. But this time, si Mega Man po kilalang malakas sa blitz yan. Bata pa lang, kapanabayan nga ni GM Paragua yan eh. Mabilis sa blitz talaga yan. Yan talaga 40 ng laro niya. Eh, sumali dito sa Title Tuesday. Oh. Parang ngayon ko lang nakita sumali yan dito. At naging maganda ang performance niya. Yan, nadali si Wesley. Ito po ang standing ng early edition. Out of 11 rounds, ang nag-champion ay si MVL ng France. 9.5 points. Tied sila nila Iturrizaga Bonelli ng Spain and Mega Man ng Indonesia. Ayan. Pag nakikita po kami niyan, nagkakatanguhan kami niyan. Kasi kung hindi ako nagkakamali, kasing edad ko si Mega Rando eh. Under 14 pa lang, naglalaro na kami niyan sa Bagak Bataan. Ayan, nung ASEAN H Group yon sa Bagak Bataan, sa atin, sa Pilipinas. Ginanap. Tapos, ayan, nakalaro ko siya sa Asian Continental. Nakachamba tayo doon. Doon tayo nakakumpleto ng IM Norme sa laro namin. Tapos, naimbitahan natin itong nakaraang AQ Prime. Ang nag-champion naman ay si IM Quezon. Ayan, tinalo siya ni IM Quezon sa long game. Ito po ang standing, no? Pang-apat si Kramnik. Ba si Kramnik may asim ba? IM Terry Renato. Yan, magaling sa blitz. Duda, ayun si Wesley po ay pang-9. Dubob pang-11. Okay, ayan po mga kamatsas. Pagpasensyaan nyo na boses ko ha. Yung palang my precious. Ano pala yon? Lord of the Rings pala yun. Akala ko nakaraan sa Harry Potter. Pasensya na po ha. Ngayon palang nagkakaboses-boses. Salamat po sa mga nagbibigay ng payo kung papaano magkakaboses. Ayan, ayan. Salamat po sa inyong mga pag-aalaga, no? Kahit sa simpleng comments lang, naramdaman ko ang inyong pagmamahal, mga kamatsas. So, ganun din naman ako. Basta magkaboses na, kagaya nito, no? Medyo pagaling-pagaling na pasada na tayo kagad. Isusunod naman kagad natin ang nag-champion naman sa late edition. Early edition kasi ito eh, laging dalawa yan eh, dalawang tournament ng Blitz yan eh sa Title Tuesday eh. Abangan nyo po mga kamatsas ha, ang ating best game na i-analyze sa late edition ng Title Tuesday. Maraming salamat po sa mga gusto mag-avail ng kamatsas merchandise. Click nyo lang ang link na nasa comment section below para makapamili po kayo. And magpo-post na rin po kami ng mga t-shirt designs doon. Nako, makakapili na kayo ng ating magagandang t-shirt designs sa gaya po nito. Na mayroong tatak ng kamatsas. Salamat po mga kamatsas. Magandang araw po sa inyo lahat.